Sa tapat ng opisina ng LTFRB, mahaba pa rin ang pila ng daan-daang TNVS driver at operator na kukuha ng prangkisa para muling makabiyahe. Live mula sa Kansas City, may unang balita si Bam Alegre. Bam! Igan, good morning. At sinubukan natin pumasok sa loob ng LTFRB pero wala pa raw haharap sa atin na official. So pinunta na lang natin yung dulo ng pila. Kanina nasa East Avenue tayo, ngayon nandito tayo sa Malakas Street. Ito na yung dulo ng pila at pangalawang pihit na to bago to nakarating dito. No? Sabi nga nila dito sa bandan to, medyo kailangan malakas ka pa kasi ang haba ng kailangan na pasensya para makarating ka dun sa ano. So mula rito sa Malakas Street, ito yung pila sa Magaling Street. Magalang Street. No? So ito na, susubukan na din yung pagiging magalang ng mga nakapila rito sa Magalang Street dahil talagang mahaba ito. No? So ganito ka, ito yung sitwasyon dito. So may mga, ilan talaga may mga hinaing talaga dito. So kausapin natin yung isa rito. No? Ito. Kuya, ikaw, anong masasabi mo sa sitwasyon nyo ngayon rito sa pila? Ang hirap nga eh. Dapat dito, yung mga papers namin, ibibigay na lang namin kay Grab. Si Grab na lang dapat ang magpapasa rito. Yun lang ang kwa namin, ang suggestion namin. Ano oras ka pa nakapila rito? Kanina pa kami dito, sir. Siguro mga alas 6 pa lang, andito na kami. Okay. So 6 a.m. yun, no? Igan, maaga pa yun compared sa iba na 10 p.m. pa lang, andun na sa may unahan ng ano. So well, this is the situation here. Mukhang mahaba-haba pa yung pasensya na kailanganin ng mga tao nandito sa pila bago nila ma-proseso. At kailangan muna, kukuha pa sila ng number, si iba pa yung processing, kawas nakuha na nila yung number. So yun yung latest dito sa opisina ng LTFRB, sa gilid ng opisina ng LTFRB sa Magalang Street. Balik sa'yo, Igan. So sa dami ng humingi ng prangkisang yan, Bam, isang tao, isang sasakyan. So ganyang karami ang wala ngayon sa kalye. Tama? Yes. Yes, ganun karami. And hindi kasi sila pwede talaga mamasada nang wala nung stamp na yon dahil they're running the risk na mahuli sila at magmulta ng 120,000 pesos plus. No? So hindi ba sa 120,000, it could be more. Yun yung ayaw naman nila mangyari. Ano ang tansya mo? Ilang tao na ang sa haba ng pila na? Ilan yung nakapila dyan? Anong tansya mo? Okay, so ang tansya natin ay kanina, dun sa harapan, 300 na yon. Yung pila na yon ay parang ahas na, no? So nag-extend na rito sa dalawang kalye. So siguro, estimate natin, siguro additional, siguro pwede na itong lumapit sa around 1,000, so? Oo. Dahil yung 300 dun sa harap ay ganun na karami. We can estimate siguro hindi bababa sa 1,000 kasi nag-extend na ng dalawang streets dito. So 1,000 ngayon, 1,000 na sasakyan ngayon ang wala sa kalye. At anong dahilan ba't ganyan umaabot ang pila? Bakit ang bagal? Yes. Well, pumila sila na maaga para magkaroon sila ng better chance na ma-process dahil meron niyang limit na around slots na 1,000 to 1,500 for today. Okay, and kung pipila sila na medyo late, yung iba, baka hindi sila magkaroon ng chance. So yung iba, as early as 9 p.m. kagabi, nandito na para earlier siguro, the better chances of finding the worm. Ika nga. Pero magsisimula pa lang din yung office hours at 8 a.m. So kanina, sinubukan natin makapasok sa LTFRB. Pinaprocess naman na yung mga tao na nasa harapan ng pila, pero office hours pa rin talaga yung simula ng processing, Igan. Okay. Maraming salamat, Bam Alegre.